Blog. Blogger. Sì. Ciao. Ciao blogger. Hello sa mga kapwa OFW dito sa Italy. Alam naman natin, ito yung unang araw na tinanggal yung lockdown dito. Kung nasaan tayong bansa, sa Italy. No kaya, ligtas na ba kaya tayo sa paglabas natin? Marami na rin kayang papasok sa trabaho. Mag-iingat pa rin tayo kahit na ganang sitwasyon. Kahit na nasa labas tayo, hindi pa tayo nakakasigurado kung okay na talaga. Samahan niyo ako kasi may trabaho ako. Titignan ko yung opisina na tinatrabaho ko kung marami nang pumasok. Janitor po ako, hindi po ako office boy. Janitor yung trabaho ko. Titignan ko kung walang tao, mabibideo ko. Kasi bawal magvideo doon. Narito ako ngayon sa trabaho ko, ano. Ang trabaho ko dito, naglilinis ng opisina. Hindi ko na babanggitin kung anong opisina yung nililinis ko. Ito yung unang araw, May 4, yung sa Fase 2, yung inanunsyo ng Prime Minister ng Italy na simula itong araw na ito ang pagbubukas ng mga ibang establishmento gaya ng mga sa mga trabaho. Ngayon pumasok ako, pinapasok kami ng boss namin para kontrolin yung mga pwesto ng mga nag-oopisina at baka mayroong papasok. Pero ilan din lang pumapasok. Siguro yung iba na sa bahay pa rin at nag-iingat. Sa bagay mga nag-oopisina naman dito, pwede sila magtrabaho sa bahay gamit yung mga computer nila. Silipin natin yung mga pwesto ng mga nag-oopisina rito. Ayan o, wala pa rin ka tao-tao rito sa mga opisina ngayon. Natrabahoan ko. Ayan. Yung meeting room. Wala, nasa bahay pa rin siguro sila na nag-iingat nga na sa virus. Medyo takot pa silang pumasok. Ayan yung katrabaho ko. May kolega. Hello. Ayan, isa kami sa isa to sa naglilinis dito. Ayan, yung opisina niya. Wala rin katao-tao. Ayan, no? Yung nililinis yung opisina. Vlog. Vlog, eh? Si... Ciao! Ciao blogger! Il mio collega! Siamo qui! Faccio un culo così, anche rima! Mezzo al polline! Non c'è nessuno! Va bene! Wala pa rin katao-tao! Dadaan muna tayo ng bangko, titingnan kung may laman pa, mag-withdraw ng pampadala sa magulang sa Pilipinas. Baka wala na silang makakain. Hindi natin kung kakaunti yung pila o mahaba. Narito ako ngayon sa bangko. Napakahaba ng pila. Dahil siguro, dahil nakaramihan dyan ay mga pensioner. Unang araw na nakalabas. Mag-withdraw rin siguro. Sa isang araw na siguro ako babalik. Ang haba ng pila bago pa makapasok doon kasi siguro ganun pa rin yung paghigpit nga, sabihin natin na pwede nang magsipaglabasan yung mga tao, yung paghigpit pa rin sa loob ay pinatutupad pa rin nila. Siguro ang pagpapasok doon ay isa o dalawang tao, pag may lalabas papasukin naman yung iba. Ngayon naman nasa ano ako, nasa istasyon ng tren. Silipin natin kung marami na rin nagbabiyahe na mga
nag-uumpisa magtrabaho o mga lumalabas, silipin natin sa baba. Bibilisan ko lang kasi naka-hazard ako, walang magandang parking. Baka may makandang pulis mamultahan pa at tikitan. Pero kakaunti yung ano eh, nakikita ko kakaunti yung tao. Ito, nasa station ako ng tren sa San Donato. Tingnan natin kung may mga tao pa. Marami na rin yung nagbibiyak. Tingin ko kakaunti. Wala, tahimik na rin. Oh, napakatahimik. Nakastay pa rin sa bahay yung karamihan. Yan o. Dapat maraming tao yan dito, yung pila ng pagkuha ng ticket para makasakay. Walang kapila-pila o. Dati napakahaba. Kahit nasabihin natin na wala pa yung wala pa tong COVID na to, yung pila dito mahaba. Yan, yung kuhanan ng ticket dito tsaka dun sa party na yon. Pero ngayon ang tahimik pa rin, no? Yan, walang katao-tao. Ganun pa rin kaingat yung karamihan. Wala pang nagbebiyahe. Nasa bahay pa rin sila. Kaya babalikan ko na yung sasakyan ko. Naka-hacker lang ako doon. Baka may nakadikit ng multa. Natikita na. Buti naman yung nag-iingat. Pero ako, nagsimula na ako. Kailangan eh. Nil 2 buwan na walang trabaho. Wala nang makain. Ang tahimik. Dapat maraming tao talaga dito. Gaya sa pilahan ng ticket. Yan, nasa taas na ulit ako. Tahimik. Gaya nito. Ito yung mga parking ng mga bike dito sa taas ng istasyon. Ano, dati wala kang matalian ng bike dito. Pero ngayon napakarami. Diyan nakatali yung mga bike. Tapos pupunta sa trabaho nila sa tren. Yan, pag maganda bike mo na nakawin, yan o, wala nang... Uwi na muna tayo, magluluto naman para sa mga bata, sa bahay mga bata eh. Ayun, narito na tayo sa bahay. Magluluto naman para sa pamilya. Ayun, ganun pa rin yung ano, yung sitwasyon sa labas. Nakita niyo naman yung trabaho. Pinuntahan ko ang trabaho ko. Wala pa rin katao-tao. May ilan-ilan pero nasa ibang pwesto. Pero doon sa mismong pwesto ko, wala pa rin tao. Siguro na nga, nag-iingat pa rin sila, natatakot lumabas dahil rin nga pa rin nakakasigurado dyan sa virus na yan. Kahit nasabi natin tapos na yung lockdown, siguradong nariyan pa rin yan. Kaya sa bagay, sila naman mga nag-o-office naman kahit nasa bahay sila, diretso yung trabaho nila, nakaharap yung computer. Pero yung kagaya natin na OFW na tagapaglinis lang nila, talagang kailangan mo puntahan yung opisina para malinis. Total, medyo ligtas naman siguro ako doon dahil wala kang katao-tao. Titignan ko sa susunod na araw kung may mga papasok na. Kaya hanggang dito na lang ang video ko.
At subaybayan nyo pa yung mga susunod ko pang mga video. Tsaka subscribe nyo naman ako para tsaka pakiclick ng notification bell para lagi kayo updated sa mga video kong gagawin. Mag-ingat po tayong lahat at God bless.